Ano ba tanya? Yes. Sobrang positive siya kasi nilook forward niya, nakukunta ko tuloy. Pero yun, ano kasi, bago ko umalis, parang bigla na siyang nag-start maging emotional. Kasi ayan naman, siguro kasi yung ang hirap mag-process ng bagay bagay, wala kang kausap masyado kasi hindi naman niya kayo yung mga nandun. But, yun. Tapos, mabilis lang, pero as much as we can yung catch up. Kasi inaano ko yung mga balita sa kanya nila, ito yung Malyonga. Mm-hmm. At the same time, kagabi ko lang talaga nagkaroon ng chance na makausap yung dalawang boys niya. After what happened, it was parang the longest 2 days of our lives. Diba? Yung sa double warrant, back-to-back warrant. Mm-hmm. And then, pag-uwi namin, hindi ko naman sila agad nakausap. Mm-hmm. Yun. Tapos nung finally nakausap ko, nirelay ko sa kanya, nilapag-usapan namin at the boys were also, syempre broken. Kasi si Bong, as much as possible, ishi-shield sila dun eh. Mm-hmm. You know, social media, so alam ko, alam naman nila. But it has to come from me para naiintindihan nila ko at nangyari. So yun. Ano yung pakibahagi naman yung pain yung sinindadaanan din mo sa family mo? Grabe, sobra. Ako, every time people ask me, I would describe it as roller coaster. Kasi, good news, and then after a day, 2 days, meron kang bad news. Tatry mo maging positive about it. Sobrang roller coaster. Pero kasi nandun na kami sa point na, chat naman, sorry. Ano na to? Patapos na to? Hindi ko alam kung paano nila patutunayan kung sinasabi nila. And then suddenly, may reverse. So, alam mo yun, yung parang nakikita mo na yung katapusan eh. Pero, yun nga. And then, binalik ka dun sa same feeling nung before, nag-demanda kami before. Ganun ulit, roller coaster. Pero lalaban ka. But this time, parang yung bagsak sa'yo ng mga balita. Hindi ka makapaniwala. Parang ina-attack na wala kang prepared. Wala kang weapon, wala kang gear to protect yourself. Parang ganun yung pakiramdam. Ano na sabi ni Attorney Malyonga na next step para kay Bo? Next step namin is of course yung petition for bail. Mm-hmm. Ilalaban pa rin yun. I know it is non-bailable. Pero yun na. Bakit kasi may bail? Mm-hmm. Diba? So, lahat ng ebidensya binigay namin. Bo was very, ever since, was very consistent sa kwento niya. Since day one. Since pumunta siya sa akin, bubog sarado siya, pinonfess niya lahat. Since that day, hanggang ngayon, sobrang consistent siya sa mga sinasabi niya kwento, sa supportive yun ng mga documents or sa kung ano mga ebidensya na binigay namin. So, hindi ko alam kung anong nakikita nilang probable cause. Anong reaction yun na pinapalipat siya sa tahig? Of course, that's very scary. Kasi, threat yun sa buhay niya. Basta, very scary. Very scary for Bong. Pero yun, I think the lawyers also filed a motion para huwag umabot doon. Pero ako, right now, ang worry ko yung security for Bong. Yun na lang, nandito na kami. So, lalaban na lang kami. May case na eh. So, lalaban kami. At alam ko, mapapanalo namin to. Oh my God, mapapanalo namin to. But,
for the meantime, at least yung security niya. Natatakot ako for yung lalipad siya sa kanya. Natutuwa kami yung nangyari. Very positive ko pa rin despite yung inagpis mo. Of course. Kita ko ito lahat as if, I mean, ito yata ang pastime ko. Basahin yung kung anong meron kami na. So, galit. Sobrang ano. Okay, yung buhos ng support, Tanya. Ang dami na, no? Siguro, kasalamatan tayo sa buhos ng support sa iyo. Gumugulo, ano, sa social media yung support ko. Thank you. I don't agree. Hindi ako ganun ka-strong. Ako strong. But there's an outpouring. Pero yung friends, siguro kasi, alam ko na meron akong mga ilang messages na makikita rin na syempre hindi rin naman lahat naniniwala kay Bo. So takot ako doon. Takot ako sa messages na doon. So I'd rather not read. Pero yung mga friends would screenshot and send me. Sobrang ano, nagbibigay na strength. Sobrang thank you. Sobrang thank you. Hindi ako ganun pa strong. I'm just being strong. Ito. Hindi ako pumasok doon sa commitment na magpakasal sa kanya o makasama siya for nothing.